Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Isa akong youth coordinator sa simbahan. Every Sunday, nagsiserve ako sa church nung wala pa ang virus. Sobrang saya tuwing nakakapaglingkod ako sa Panginoon. Nakakagaan sa pakiramdam na isiping, Sunday na naman at makakapunta na naman ako sa tahanan ng Diyos. Kumpleto kaming pamilya na umaattend ng Mass every Sunday. Isang araw, nilapitan ako ng secretary ng simbahan at sinabing, kasama daw ako sa isang overnight meeting para sa isang event sa isang Catholic school. Hindi ko akalain na may makikilala ako doon na bibighani sa puso ko. Na-love at first sight ako sa kanya. Mukha pa lang niya, sobrang bait na. Kinagabihan, nag-iigib ako ng tubig na panligo, pero hindi ko mabuhat ang timba. Maya-maya, lumapit si crush at sinabing, ako na magbubuhat niyan. Ipapasok ko na lang sa loob ng banyo para hindi ka na mahirapan. Kinilig ako ng bonggang-bongga. After maligo, may dinner kami sa labas. Pagsakay namin ng sasakyan, bigla siyang tumabi sa akin. Kinausap ko si Lord, sabi ko, Lord, tulungan niyo na po akong pigilan naman itong kilig ko. Pati sa pag-dinner, tumabi siya sa akin. Even sa pag-uwi, magkatabi pa rin kami. Biglang umambon nung pauwi na kami. Pick up ang gamit namin sa sakyan, sa likod kami sumakay, kaya nababasa na kami ng ulan. Yung jacket na suot ni crush, bigla niyang hinubad at yun ang ginamit niyang pangsaklob sa akin. Inaasar kami nung isa naming kasama. Naku, mukhang magkakaroon na naman tayo ng bagong love team sa diocese ah! Nagkatinginan kami at hindi na namin masyadong pinansin ang pang-aasar nila. Pagbalik ng school, nag-start yung meeting. 11 p.m. na at hindi pa natapos ang meeting, kaya naman, nagkape muna kami para hindi kami antukin. Pinauna ko muna sila na kumuha ng baso para hindi magkagulo. Pero bigla akong inabutan ng baso ni crush na may mainit na tubig. Sabi niya, hindi ko kasi alam kung anong timpla yung gusto mo eh, kaya yan muna ang bibigay ko sa'yo. Kinilig na naman ako. Kinaumagahan na at uuwi na ang lahat. Hindi na kami nagpansinan nung araw ng uwian dahil nagmamadali na kami. November 9, final meeting. Pangalawang beses naming magkita ni crush. Nakasmile siya sa akin pero hindi ko siya pinapansin dahil nahihilo ako galing sa biyahe. Pero nang magsimula na ang meeting, nagsulyapan na kami at hindi na kami nakikinig sa usapan. Pagkatapos ng meeting, nagmeryenda kami. Tahimik ang lahat nang biglang may nagsabing, "Uy, tahimik yata ang love team natin ngayon ah!" Nagkangitian kami ni crush. At sa pag-uwi namin, magkatabi na naman kami sa sasakyan.
Hanggang sa biyahe, puro pa rin asaran. Pagdating ko ng bahay, nag-chat si crush sa akin. Pahinga ka na, mukha napagod ka sa biyahe ah. Nakatulog ka kasi sa balikat ko eh. Sabi niya, sabay padala ng litrato ko na natutulog sa balikat niya. Hiyang-hiya ako noon. Doon na kami nakapag-usap ng matagal hanggang sa tuluyan nang mahulog ang loob sa isa't isa. Sa unang araw ng event, hindi ko siya agad nakita. After 10 minutes, may nagsalita sa likuran ko. Psst, tingin sa likod. Paglingon ko, andun na si crush. Inasar na naman kami ng mga kasamahan namin. Second day ng event, Youth Jam. Habang nagpe-praise and worship ako, nakatitig pala siya sa akin. Alam mo, sa lahat ng praise jam na napuntahan ko, ito yung pinakamasaya kasi kasama kita, sabi niya. Ngumiti na lang ako at pumikit ulit. Third day, last day na. 6 a.m. gumala muna kami sa loob ng school habang naghihintay mag-start ang misa. Nakita ko siya at nagyayang mag-picture. Nag-picture kami at ginawa niyang wallpaper sa phone niya. Hapon na, uwian na, sobrang lungkot kasi hindi ko na naman siya makakasama. Huling pag-uusap na namin yon. Sobrang saya kong umuwi kasi sobrang saya din ng mga nangyari sa event na yon. Thank you Lord! Sana siya na talaga, ang sabi ko. Pag-uwi ko ay humiga ako at nagpahinga. Nag-open ako ng messenger at may nakita ako nakalagay sa Facebook story ng isa niyang kaibigan. Litrato yun ni crush na may kasamang babae. Hindi ko yun masyadong pinansin. Ilang buwan ang lumipas at naramdaman kong nanlamig na siya sa pakikipag-chat sa akin. Pinalit na pala niya sa akin yung babae na nasa litrato. Sobrang sakit, pero kailangan kong tanggapin. Siguro nga, hindi kami para sa isa't isa. O baka naman, kami talaga ang nakadadhana, pero hindi pa panahon. Inakala ko na siya na ang gift ko from God, pero hindi pa pala. Isang taon na ang nakalilipas, pero sobrang mahal ko pa rin siya. Sana lang eh happy na siya sa kasama niya. Tanggap ko na ngayon na may mga tao talagang pakikiligin ka lang tapos basta-basta ka na lang iiwan. Ako po si El, isang tambalanista at ito ang aking kwento. P.S. Simula po nung quarantine, nagbago na ang gising ko. From 10 a.m. naging 7 a.m. na dahil ayokong malate sa programa nyo na walang iwanan. I love you, Tambalan.